kita yang mungkin bersyukur na motor so ang motor na ito mga boss ay easy ride 125. So ngayon mga paps mga boss, ang problema ng motor nito is ang kuryente niya, mahirap siya pandarin tapos yung minor niya na lumalakas, humihina. Ngayon yung troubleshoot ko yung wiring, yung primary niya may kuryente pero hindi masyadong malakas mga paps mga boss. So makita natin ito yung ano yung OCDI yan, pinalisa na rin nila ito ng primary type OCDI mga paps mga boss. Pero palyado pa rin ang dal niya. Pag isagan natin, tumutugak-tugak. Kanina, pinalitan ko ng stock na CDI. So, ganun pa rin. Ganito pa rin ang dal niya mga pagkampo. So, ngayon, pinabilan ko ng 4-pin CDI na battery operated sa XRM125 mga pagkampo. So, ngayon, iba battery operated na rin ito mga pagkampo. So, mamaya, kapakita ko sa inyo kung paano natin i-install yung battery operated na 4-pin CDI mga pagkampo. Mamaya, i-continue natin kung paano natin i-install dito sa mga wiring na yung 4-pin CDI na ikabit natin mga pagkampo. Nagamit yung sa XRM125 mga pops. Welcome back mga pops mga boss. No? So ngayon, ito na yung 4-pin CDI na pinabili natin sa customer mga pops mga boss sa XRM125. Ang presyo niya mga pops mga boss is 280. So ngayon, hindi ko na pinabilihan ng sakit niya kasi ang gagamitin natin yung sakit lang sa ginamit lang ang CDI nung una mga pops mga boss. So ngayon, ituturo ko sa inyo mga pagkabos kung saan nakapwisto ang mga wire niya. So, ito na mga pagkita mo na mga pagkabos. Ganyan. So, ngayon mga pagkabos, pag nakaharap sa inyo itong CDI, itong lock niya to, so, ituturo ko sa inyo kung ano mga pwisto ito mga pin niya. So, itong itaas mga pagkabos, ito. So, ito yung ignition coil niya. Ito, yung tabi niya sa taas, ito yung pulsar niya mga paps mga boss. Itong sa ibaba, pita mo na mga paps mga boss ha. Ito mga paps mga boss sa ibaba, yan ito, yan yung positive niya mga paps mga boss. Yan yung supply ng CDI natin mga paps mga boss. Yan natin nalalagay yung ECC wire natin o accessories wire. Pag i-on mo yung susi, saka muna siya mapasukan ng 12 volts na kuryente mga paps mga boss. Saka itong tabi niya mga paps mga boss, ito yung ground. So, yan mga paps mga boss. So, sana maintindihan nyo itong pinaliwanag ko sa inyo. So, ngayon, ilagay natin yung sakit niya mga paps mga boss. So, ilagay mo natin mga paps mga boss ha. So, ayan mga paps mga boss. So, ngayon, ituturo ko sa inyo. So, wag na kayo mag-release sa wire mga paps mga boss. Ang importante, alam nyo kung anong function ng mga bawat wire na ito mga paps mga boss. So itong kulay na puti natin mga paps mga boss, ito yung ignition coil natin. Itong kulay red, ito yung pulsar natin. Itong blue, ito yung ECC wire natin mga paps. Ito yung ilalagay natin sa ECC wire o accessories wire natin mga paps mga boss. Itong green, ito yung ground natin mga paps mga boss. So ngayon, kita tap natin. So itap ko muna mga paps mga boss, tapos saka ko muna videoan sa inyo kung saan mga wire ko tinatap mga paps mga boss. So ayan na mga paps mga boss, natap ko na yung mga wiring niya. So itong kulay puti mga paps mga boss, ito yung ignition coil natin. Ayan, ayan mga paps mga boss. So itong kulay puti, nilagay natin sa black na mayroong lining na yellow sa ignition coil natin mga paps mga boss. Ito yung ignition coil, ito yung wire na galing sa motor natin mga paps mga boss. Saka itong kulay pula na galing sa sakit na CDI natin mga paps mga boss, itatap din natin sa pulsar ng motor natin mga paps mga boss. Sa red na mayroong lining na white. So yan yung pulsar natin mga paps mga boss. Saka yung kulay green natin sa CDI natin sakit mga paps mga boss, kinukunik din natin sa kulay green na CDI na wire sa motor natin mga paps mga boss. So ang kulay blue ng wire sa sakit sa CDI natin mga paps mga boss ay dinugtungan ko ng white kasi itatap natin to sa accessories wire ng motor natin. So ano bang kulay ng accessories wire ng motor natin mga paps mga boss? Yung mga motor star, mga China motors, nakabase sila sa mga Honda na mga wirings mga boss, mga pattern sa Honda. So ang accessories wire niya mga paps mga boss, ang kulay niya ay solid black. Itong purong black mga paps mga boss. So maghanap lang tayo dito na kulay black dito sa sisihan mga paps mga boss.
dito mapat ng boss. So ito yung kulay black. So dito natin itatap yung isu-isu wire, kasi diyan natin mga pampa boss natin nagpunga natin ang wire na kulay pula. Ayan, diyan natin niya siya ilalagay mga pampa boss. Saka itong wire na dalawa sa motor natin mga pasmo boss, hindi na natin ito gagamitin kasi ito yung ano niya mga pasmo. Itong red na mayroong lining na black, ito yung primary coil niya mga pasmo boss. So hindi na natin yan gagamitin. Tsaka itong black na mayroong lining na white mga pasmo boss, kasi ito yung kill switch niya. So pwede rin natin itong gagamitin mga pasmo boss guys, mag 14 CDI kayo kung ang motor niyo ay mayroong engine stop na ganito. So ito kinundim na ng customer dati, yung unang customer, tapos ito kinuha ng iba, so hindi daw na niya ibabalik, so hindi na natin ito itatak. Pero kung may ganun pa kayo mga pops mo boss, may engine stop pa, itong kulay black na mayroong lining na puti, itap nyo lang dito sa ano mga pops mo boss, dito sa pulser niya mga pops mo boss, dito nyo lang itap sa pulser mga pops mo boss. Yan, yan nyo lang, pagsamahin nyo lang sila para pag i-engine stop mo, mapasukan ng ground yung pulser, mamamatay yung motor. So, sa ngayon, hindi na natin yan gagamitin kasi walang engine stop yung motor. So, gagamitin natin ito ng pinupuha natin ang wire mga patungos na i-dalagay natin sa accessories wire natin mga patungos. So, ngayon mga patungos, itatap muna natin tapos para matesting natin kung ano ang performance yung mga patungos. Mayroon ang pagkabos, pagkita ko sa inyo na kung ano ang diferensya nung nakarang CDI, na stock na CDI at saka itong 4-pin CDI mga pagkabos. So ayan mga pagkabos, tapos ko lang na ano, install yung 4-pin CDI natin mga pagkabos. Kaya nga pala mga pagkabos, ito pwede ko sa yung installation na ito mga pagkabos sa 4-pin CDI na battery operated mga pagkabos, hindi lang ito sa EasyRide 125, pwede rin ko sa EasyRide 115 at EasyRide 150 RS at saka sa mga China motors mga pops mga boss. Pwede dito sa lahat ng mga motor mga pops mga boss, basta alam nyo lang kung ano yung mga function ng mga wire na ito mga pops mga boss, at alam nyo kung ano yung accessories, color ng mga accessories wire natin mga pops mga boss, at alam nyo rin kung paano mag-troubleshoot ng wiring mga pops mga boss. So ngayon itatry natin mga pops mga boss kung anong dipinsya niya kanina. So ito mga pops mga boss, oh. Ayan, ayan, ayan mga pops mga boss. So malaki na lang diferensya niya. Salamat sa panonood mga pops mga boss. Huwag kalimutan mag-subscribe o i-like ang video nyo. Kung nais nyo pang makapanood ng bagong vlog o tutorial ko, pinutin nyo lang ang notification bell para manotify kayo sa susunod ng mga vlog ko mga pops mga boss. Yan lang mga pops mga boss. Maraming salamat. God bless.